ang pahayag ni Chris Paul at ang dalawang player na tinatarget ng Warriors para makompleto na ang grupo. Yan ang ating pag-uusapan ngayon, mga kaibigan. So bago yan, sa mga hindi pa po nakakaalam, mayroong dalawang bakante pa ngayon ang roster spot ng Dubs. Noong nakaraang araw ay naibalita ko po sa inyong lahat ang balitang nanggaling po mismo sa isang legit NBA insider na si Anthony Slater ng The Athletic na ang leading candidate para sa ika-14 roster spot ng JSW ay si Lester Quiñones. Pero sa ngayon ay wala pang balita tungkol dito. May mga rumors na kumakalat na mas priority pang araw ng Warriors ngayon ang pagkuha ng at least isa pang big man para nang sa gayon ay mas lalong mapalakas pa ng kupunan ang kanilang panibagong lineup. Ngunit ayon sa lumabas na balita noong nakaraang araw ay tinatarget ng Warriors itong si Rudy Gay. Sa mga hindi pa ganong kilala itong si Rudy Gay, siya ay na-draft noong taong 2006 first round 8 overall pick ng Houston Rockets. May tangkad na 6'8", may edad ngayong 36-year-old, isang power forward, pwede rin siyang gawing center ng Dubs kasi alam naman nating mahilig sila sa small ball lineup. Sa depensa ay talaga namang malaki ang kanyang maitutulong sa Golden State Warriors. Ang balita na ito ay nanggaling po mismo kay Anthony Slater. At ang pangalawang player na tinatarget ngayon ng Gold-Blooded ay itong si Keyon Martin Jr. o mas kilala bilang KJ Martin, mga kaibigan. May tangkad na 6'7", isang power forward, may edad pa lang ngayong 22-year-old. Kayo, pwede ba ang dalawa para makompleto na ng tuluyan ang Warriors? O si Keyones na lang at isa pang big man? Mag-comment lang po. Samantala, dumako na tayo ngayon dito sa pahayag ni Chris Paul sa isang latest interview nito, mga kaibigan, na kung saan ay tanong sa kanya na kumbaga papaano siya makakabuo ng magandang chemistry sa Golden State Warriors. Sagot ni CP3 dito, mga kaibigan, ang pinakamagandang gawin raw ay bumuo ng tiwala sa isa't isa o sa mga kasamahan sa grupo. Wilsang ayon ako dito sa sinabi ng point guard. Talagang teamwork sa bayan ng tiwala sa mga kasama nang sa gayon magkaroon ng magandang chemistry para ang isang team ay walang maging anumang problema sa paglalakbay sa isang buong season. Ito po ang sinabi ni Chris Paul. When you're trying to make chemistry as fast as possible, the only thing you can do is build trust, and the only way you can do that is with time. But I think where sometimes teams mess up is thinking that everybody has to like each other. Right, because that's hard. You know, some people are going to be into this, some people are going to be into that. But what you got to do is try to make sure that everybody respects each other. You know, maybe not necessarily like each other, but make sure you respect. Kayo, mga kaibigan, anong masasabi niyo tungkol dito? I-comment lang po yun sa baba at akin pong babasahin yan. Mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat po.